Hello mga chong. Ito yung ano eh, yung surgical mask na common, di ba? Yan. Ayos, no? Balot na balot. Tsaka nakakahinga ka naman. Nakakahinga ka naman ng maayos. Alam nyo, mga kapatid, no? Yung COVID-19, isa lang ang target niyan. Ang target niyan, makapasok sa lungs natin, no? So, saan ba tayo huminga? Laging dito. Sa ilong. Tsaka sa bibig. Yun lang ang focus niyan. Pumasok sa lungs natin at nagpapanggap siya, hindi niya tayo sasaktan, no? Tapos, pag nakarating siya dun sa, ano, sa baga natin, yung katawan natin mismo ang magpaparami sa kanya. Di siya rumarami ng kusa. Nagpapanggap siya kasi na kailangan siya ng katawan natin. Yun ang ginagawa ng COVID. Kaya hindi natin siya mapatay-patay. Diba? Parang traitor siya, no? Parang deceptive. May deception. No? Kasi yung katawan natin mismo ang gagamitin niya eh. Para dumami siya. Tapos pag dumami na siya, sisirain niya yung baga natin. Pag nasira yung baga natin, papasukan na yan ng tubig. Ang findings nga, kung kinakain niya yung cells ng baga natin, tapos pumapasok ang tubig, kaya hindi tayo makahinga. Diba? Alam nyo, ang tawag dito sa, ano, sa COVID-19 is SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ano ibig sabihin nun? Merong SARS-CoV-1. May SARS-CoV-1. Noong taong 2003. So, ibig sabihin, hindi ito bago. Ano siya eh, kaparehas na kaparehas siya, pati sa mga kilos niya, sa damages niya, sa pag-spread niya. No? So, hindi na ito bago. Kaya lang, nangyari, parang nagulat pa rin ang mundo sa pagdating nitong pangalawa na SARS. Kasi kung titignan niyo yung mga documentary nung 2003, hanapin niyo sa YouTube, sa internet yung killer bug. Killer bug o kahit na anong documentary tungkol sa SARS-CoV-1. At magugulat kayo, parehas na parehas nang nangyayari sa atin. Ang nadagdag lang sa kwento natin ngayon eh meron tayong pinupush na bakuna, no? Meron ng bakuna. Hindi kagaya nung COVID-1, natigil yun. Hindi na naidokumento nagkaroon ng bakuna. Obviously, hindi nagkaroon ng bakuna nung panahon na yun, 2003. Kasi wala ang bakuna, di ba? Dumating yung 2. Nawala na lang din kasi yun eh. So yun ang focus ng kwentuhan natin ngayon, no? Kung bakit dumadami pa rin ang nagkakasakit, transmission, no? Alam naman natin yan eh. Basta tandaan nyo, itong SARS na to, itong SARS, itong COVID-19, eh pag nagugas ka ng kamay, nawawala siya. Pag nag-alcohol ka, nawawala siya, di ba? Pag nag-mask ka, ang laki ng tsansa mo. No? So mag-mask ka na ganyan. Yan. Protektado ka na. Kaya lang, ang problema, yung kamay natin, no? Hawak-hawak tayo sa kung saan-saan. Tapos, hawak tayo ng hawak sa mask natin, no? Ngayon, di ko maintindihan bakit yung mga tao ay nakaganyan. Di sila makahinga. Bakit ganun? Tsaka itong mask na to, hindi ito pwedeng gamit-gamit. Hindi mo pwede itong ulit-ulitin ng gamit. Baka kala ng ibang tao ay ulit-ulit ang gamit nito kasi pinoprotektahan ka nga niya laban doon sa COVID. So, ibig sabihin, yung COVID dumidikit dito, di ba? Pinifilter to filter, dumidikit dito. So ngayon, pagka tatanggalin mo to, maaaring magkaroon ka sa kamay mo ng virus, no? Tapos kukunin mo na naman. Tapos naibaligtad mo pa, kung naibaligtad mo pa na ganun, di ba? So talagang ito, disposable talaga. Hindi mo yan pwedeng gamit-gamitin. Lalo ka magkakasakit pagka ganun. Tsaka yung hawak ka ng hawak sa muka. Kasi yun nga, ikaw mismo nagdadala eh. Tandaan nyo, ito lang ang dadaanan nun. Ito lang. Ilong. Sa kabibig, no? So ngayon, ginagawa ko, kung ayaw nyo ng ganito, kung sasabihin nyo napapagasas pa kayo dito,
may isa suggest ako sa inyo. Ginagamit ko, ah. Tandaan niyo, ako rito sa bahay namin, ako lagi yung lumalabas. Nakikita niyo naman, lagi ako nasa labas, no? Nagbo-vlog, no? Nagbabayad ako ng bills, bumibili ako ng grocery. So ako lahat 'yon, bibili ng gamot, pagkain ng pets, no? So lagi ako nasa labas. Okay naman ako dahil nandito, dahil may protection. Ang ginagamit ko pala ito, tignan niyo. So ito may nagbigay sa akin galing sa isang shop, no? So hindi siya hulmado, no? Hindi siya hulmado sa face, no? Ayan. Nakakahinga naman, kaya lang parang may mga butas sa gilid. Tsaka parang na ano yung ilong ko, yung napapango, yung parang pinepress down niya. So makakatulong din siya kasi mahigpit din ng konti pero makakahinga ka pa rin naman. Pero ano, may mga butas ayan o. Hindi siya hulmado eh, so hindi ko ginagamit masyado. Ito naman, nabibili to sa ano, sa Lazada, no? 50 pesos yata. Hulmado. Kaya lang yung garter niya ang talim. Baka pag ginamit mo ito, mapuputol yung tenga mo. Matalim yung ano niya. Pagka inuubad ko sa maghapon, parang may sugat yung tenga ko dito. So hindi rin. Ito, may nakita ako. Naglalako siya. Maganda, double layer. Tapos importante rin kasi nakakahinga ka eh. Kasi kung masyado makapal yung layering niya, baka naman mamatay ka sa suffocation, no? May nasubukan din kaming ganung mask na mamamatay ka dahil di ka na makakahinga. So hindi rin tama yun. Dapat yung filtering lang. Mararamdaman mo naman eh na tama yung filtering niya kasi ano eh, may mahigpit pa rin ng konti. Sabihin, pinaprevent pa niya. May kukumpara mo yun doon sa surgical mask. Doon may kukumpara yung butas niya. Kasi ito, kaya ito naging filter kasi may mga butas, di ba, na maliliit. So yun na nagfi-filter nung virus kasi may sukat yung virus eh. So ito nabili ko 50 pesos. Okay siya kasi nakasukat sa mukha. Yan, ito lagi yung gamit ko. Tapos hanggang sa gumamit na rin ako ng buo. Ito yung lagi kong gamit, no? Pag nagmumotor ako, di ba lagi nakikita sa vlog ito. Swak na swak to, tsaka syempre sa tenga, hindi naman sakit sa tenga dahil wala namang humahawak sa tenga. Lagi ko to. Ito nakakatawa. Di ba kaya meron tayong face shield? Ito. Di ba meron tayong face shield? Ngayon, tanong, para saan ba talaga yung face shield? Di ba? Yun ang tanong. Hindi pinapaliwanag yun eh kung para sa face shield. Ito ba ay para sa ilong din? Ito ba ay para sa face? O ito ay para sa mata? No? Wala nakakalam. Basta sinabi, magsuot ka ng face shield. Sinasabi sa mga gwardiya. No? Ang face shield, pag gusto nila, ganitong face shield. Yun talagang shield siya. Pero alam mo saan galing yun? Saan galing yung study na yun? Yung study na yun ay galing sa SARS-CoV-1. Yung mga ducting, air conducting, tsaka yung buga. Yung buga ng hangin. Kasi di ba yung ubo, yan sigurado yan, yung ubo pag umubo tayo. Di ba? Pag umubo ka, di ba? Itatransmit niya, kung ikaw may sakit, may COVID ka, itatransmit mo yung virus. Di ba? Pag ikaw ay may sakit, umubo ka, itatransmit mo yung virus through the pressure, no? Yung air pressure. Let's say, doon na rin galing yung 6 feet or 1 meter apart, yung social distancing, no? So, social distancing. Let's say, si robot number 1. Yun. Social distancing kami ni robot number 1. No, lalagay ko 1 meter. Oh. Yan ang layo namin ni robot number 1. 1 meter, social distancing. Oh, sabihin na natin. Tama. 1 meter lang. Kasi pagka 6 feet, ang layo, no? Ang layo pala ng 6 feet, oh. Oh? Ang layo. Parang galit na talaga kayo, oh.
Yung sinasabi nila 1 meter, parang okay na rin yan, 100 centimeter. Yan, ganyan kalayo mula kay robot, no? Alam niyo kung bakit may social distancing yan? Yan yung para sa walang mask. Lahat itong study na to galing to sa yung unang COVID noong 2003. Yung mga studies na yan, yung social distancing na yan, galing yan dun. So yan, yung 1 meter na yan, galing yan sa mga dalawang taong walang mask. Kita nyo? Dun galing yan sa dalawang taong walang mask. Simbawa, meron akong COVID, umubo ako, hindi siya maaabutan. Yun yun. Ngayon, kung nakamask ako, hindi nalalabas yung virus. Let's say, nakamask ako, ganyan. Hindi nalalabas yung virus para mahawa pa kung sino-sino. Kahit siya. So, ibig sabihin, doble na, no? Naka-social distancing na ako. Nakamask pa ako. So, kung may sakit ako, hindi na ako makakapanghawa. Tapos, yung may sakit, hindi na rin siya makakahawa sa akin. So, doble-doble purpose yun. Ngayon, yung face shield, pinalalabas ang rhetorics ay triple protection na. Ibig sabihin, naka-mask ka na, naka-social distancing ka pa, yun. Pero may isa ring study na, isa pang study. Pumapasok dun sa soft tissues ng mata yung virus. Pinamumukha ng study na airborne siya, pero hindi actually may pakpak siya. Walang pakpak yung virus. Sumasakay siya sa pressure ng hangin, kagaya ng ginagawa natin sa pag-ubo. Halimbawa, malakas yung hangin. Sasakay siya sa hangin, pero hindi sa open space. Hindi sa open space, madidisperse siya. Mangyayari yan sa mga enclosed area pa rin, sa mga may mga air conditioning. Yun. Kasi yung si super spreader number 1, tandaan nyo, this is 2003, SARS-CoV-1 findings. Yung super spreader, yung unang-unang nagtrabaho sa laboratory na pumunta sa Hong Kong, kumain siya sa isang restaurant to attend the wedding. Doon nalaman na nandun siya kasi sa bunga din, nandun siya sa may air conditioning. Nandun siya sa may air conditioning area. So dumaan sa kanya yung aircon. Tapos kung saan tumama yung aircon, bawa ito ako, dito yung aircon, lahat ng mga nasa likod ng super spreader nahawa, pero yung hindi tinamaan ng aircon, yung banda ron sa restaurant, hindi nagkasakit. Yun lang mga nasa likod niya. So doon nila nakita yung findings na yun na maaaring sumasakay sa air pressure. No, dahil sa super spreader number 1. Kita niyo yung logic na 'yon. So nagkaroon na tapos sinasabi nila na pumapasok din sa mata. Kaya nagkaroon ng ganito. Kaya lang tignan niyo naman, tumapoprotektahan ba yung mata, may mga butas 'oh. Yung mga butas sa gilid, no? Kaya sinasabi nila hindi effective kasi nga may mga butas. Kasi kala siguro ng mga tao na triple protection to, no? Social distancing, mask, yan, ano. Tama na to eh. Okay na to. Ito na ang lahat-lahat, itong mask. Ngayon, mas mabuti pa to. Huh? Mas mabuti pa to kaysa dito. Di hamak. Dahil mas protektado. At mas okay pa to. Oh, di ba? Kasi hindi siya para dito eh. Meron na dito eh. Sa mata na lang eh. Yung mask. O, di ba? At lalo na to. O. Yung ginagamit sa industrial, di ba? Saradong-sarado yan. Yan. Ginagamit sa mga grinding. Oh. Kung talagang gusto nyo pa rin dun sa face, sa shield, mas maganda talaga yung mga salamin. Umamin kayo. Ilang beses na kayo nakakita ng mga nakaganito? Ha? Nakaganyan, pinapapasok sa mga malls. Dahil nagko-comply sila, meron nga naman sila. Di ba? Meron nga naman. Kasi nakalagay, no face mask, no face shield, di papasok. Ay, meron eh, oh. Yun nga, nakaganyan. Di ba? Tignan niyo yung logic. Hindi siya effective. Talagang,
Papayagan mo siya, nakaganyan. Eh, hindi kasi alam ng mga tao na mata pinaprotektahan. Eh, pumunta ako sa bangko, wala ako nito. Tignan niya, papakita ko sa inyo, ha. Kung ano suot ko, pumapasok ako sa bangko, sa mga tindahan. Tignan niyo suot ko, ha. Ito ang suot ko. Yan. Di ba? Protektado. May sospan pa nga, no? Hindi yan pinapayagan. Mas gusto nung mga security dahil yun ang in-advise sa kanila na face shield. At eksaktong halos ganun ang itsura. Kasi hindi nila alam kung ano yung logic behind. Kung ano yung logic, yun ang dahilan kung bakit ano, may clamor na tanggalin na yung face shield. Kasi hindi nila alam yung logic kung ba't nagpa-face shield. Hindi siya protection para dito. Para bang paprotektahan ka ng mask, tapos yung mask mo, paprotektahan mo ng face shield. Ganon, parang ganon nangyayari. At eto pa. O, ganyan o. O. Nakaganyan ako. Hindi pa rin yan pwede. Hindi pa rin yan pinapayagan. Kailangan daw yung face shield na yun. Di ba? So magkakaroon ka talaga ng kaisipan na hindi nila alam yung purpose nung ginagawa. Kasi pag di mo alam yun, yari ka sa kalaban natin. Yung kalaban natin, isa lang ang target nun. Pumasok lang sa baga natin, yun lang ang focus nun. Pag hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng kalaban mo, hindi mo naintindihan yung mga proseso kung bakit bawal dito, ba't may face mask, social distancing, no? So in that context, no, kung dito lang ang target nun, mas maganda pa yung nakaganito. Kaya malakas ang loob ko eh. Basta meron na akong ganito, kahit na may kadikit ako, hindi ako natatakot. Tsaka kahit wala siyang mask, hindi akong tatakot kasi may protection na ako para sa sarili ko eh. Tsaka para din sa kanya yung taong walang mask na katabi ko. Diba? Kasi hindi ka naman pwedeng lumakad sa kalye tapos sabi mo magmask ka. Hindi mo magagawa yun. Hindi mo makukontrol yung mga ugali ng mga tao. Hindi naman tayo tanod. Nakaganyan, oh. Maano mo ba? Masasabihan mo ba siya na itaas mo yun? Mapapaaway ka lang. Baka hindi COVID ikaw matay mo. Baka yung bugbugan. Mabugbog tayo dun. So dapat, protection naman yung sarili mo. Tapos hindi niya alam na pinaprotektahan mo rin siya. In that way kasi, hindi na makakalabas yung virus, no? Kung sakasakaling asymptomatic ka. No? So yun, sana maintindihan natin na importante dito. Tapos, yung kamay natin, huwag tayong hawak ng hawak. Ngayon, pagka tatanggalin ko yung salamin ko, di ba? Alam ko pa rin na baka may virus yung kamay ko. Yan. Ganyan ang tanggal, oh. Kasi isipin mo may virus ka sa kamay, no? Ganun yun. Tapos pag sa mask naman, dahan-dahan din ang tanggal, oh. O ganyan din, oh. Isipin mo may virus ka, hindi pwedeng dito hawak. Dito mo hahawakan yung mask mo pagtanggal. Eh kung may virus yung kamay mo, no? So ganun, lagi mong iisipin yung ganun. Tapos lagi kang mag-alcohol. Yan, oh. Alcohol, lagi ako may dalang alcohol, no? Lalo na rito sa may fingers, no? Yan, kasi for emergency to eh. Kung pwede lang sana maghugas kahit saan, mas okay yun. Kaya lang wala eh. Kaya hindi lang spray, talagang madami, oh. Yan. So, kampante ka na pagka ganun. Tapos, pagka ako lumalabas, siguro ginagawa nyo rin to. Pagka ako lumalabas, ba may binili ako, nag-grocery ako, ganun. Palit lahat ng damit. Palit. Lahat yan. Lahat ng suot ko, palit. Kung tatlong beses akong lalabas, tatlong beses ako magpapalit. Tapos, maliligo na ako. Yan ang ginagawa ko. Yan ang survival methods ko, no? Kasi, kakaibang sitwasyon to, eh, no? So, kakaiba rin ang technique natin. Lahat yan, kung tatlong beses ako magpapalit ng pantalon, tatlong beses talaga. Kaya ako na rin naglalaba para, ano, hindi mabigat. May washing machine naman, eh. Eto, mahilig ako sa ganito, di ba? Balaklava, tawag namin dito, balaklava. Ginagamit ito sa, ano, sa hiker, sa military, ganun. Kasi poprotektahan ito yung batok mo sa init. Pero yung nakaganyan,
No, hindi ako ano, hindi ko approve to kasi masyado siyang maluwag, maluwag eh. Paghinga mo, dire-diretso lang oh. Walang parang walang pumipigil sa hangin. So, sabihin malalaki butas nito. Hindi siya makaka-filter ng COVID. So, ito hindi ko ginagamit yung diretsong ganun. Hindi. Mas maganda yung iba. Well, mga chong, mga tips ko sa inyo para tuluyan nating matalo tong kalaban natin. Virus. No? Tsaka tignan nyo na rin yung ibang documentary ng SARS-CoV-1. Magugulat kayo. Magkaparehas na magkaparehas lang ang nangyayari ngayon tsaka noong 2003. No? Peace mga chong.